Positively Delivers, this is Dr. DGD Soa from Making Change Project. Good morning sa lahat ng mga delivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. DGD Soa. Alright, so, just want to share this one thing that will help you to reinvent yourself. Di ba may mga nababasa tayong articles about how to reinvent yourself or mga questions na paano ko ba babaguhin ang sarili ko for better? Paano ko ba ma-improve ang sarili ko? So, ano nga ba yung mga steps na dapat natin gawin? Sa akin, isa lang ang step. There is only one key to reinvent yourself. Pag sinabi natin reinvent, di ba pag invent nga, reinvent natin. So, that means may mababago tayo. Meron tayong mga ibang gagawin sa sarili natin. May mga habits tayong tatanggalin, papalitan, may mga bago tayong gagawin, okay? So, the old one na nawawala, lumilipas yung old na sarili natin. Nagiging new tayo, bago tayo, kasi meron tayong mga bagong ginagawa. May bago tayong gamit, di ba? So, meron tayong new purpose, something like that. So, that's the meaning of reinventing yourself. But what is the step? Ano ba yung mga step para may reinvent natin yung sarili natin? Isa lang ang suggestion. This is my suggestion how to reinvent yourself is expose yourself to new things. Yan. Expose yourself to new things. Okay. So dahil may gusto natin baguhin ang sarili natin. So definitely kailangan merong bagong mangyari sa atin. At para merong bagong mangyari sa atin, kailangan meron tayong bagong makita, bagong marinig, bagong experience. That is exposing ourselves to new things. Okay? So, for example, kung ang daily routine mo lang ay gigising ka, papasok, uuwi, nanonood ng TV, something like that. So, kung daily ganun na routine mo, wala yung mangyayari sa buhay natin. It's always